Hello guys, this is your Ate Heron. Today, I will teach you on how to cook my favorite kangkong with chicken. So, ito yung recipe na murang-mura na, masustansya pa. And of course, first step, magpainit ng kawali and maglagay ng oil. And then, mag-isa ng bawang, sibuyas, at saka, huwag kalimutan ang luya, pantanggal ng lansa ng chicken. O, ayan. Nalagay na natin yung chicken natin. Siyempre, maglagay tayo ng pamintang durog. Yes, and then, haluin lang natin siya para manuot yung lasa. And then, maglagay ng salt ng very, very light. Para, wow, tansyahin nyo naman yung salt nyo para hindi siya maging maalat. So, mahirap ng remedyohan pag umalat na siya. Alam nyo na. At saka, masama yung masyadong maalat. So, ayan, syempre mag-add tayo ng oyster sauce. So, ito yung nagbibigay talaga sa kanya ng lasa. So, hindi ako gumagamit ng MSG or betchin. Or kung ano-ano pa man, like magic sarap. So, ito na lang yung ginagamit ko. Every time magluto ako, oyster sauce na lang talaga or brown sugar. Pag walang oyster sauce, maglagay ng tubig para hindi dry, para wet siya. O, diba boys? Gustong-gusto nyo yan, wet. O, mamin. So, haluin natin para maging pantay yung distribution ng lasa ng mga condiments natin dun sa chicken. So, ayan, halu-haluin. And then, nag-a-add ako ng patis kasi parang mas malasa pag may patis. So, ilalagay ko na yung tangkay ng kangkong kasi nga medyo matigas siya. Mm-hmm. Parang yung damdami ng ex mo, sobrang tigas. Dinurog niya yung puso mo sa diba, yung minahal mo na, sinaktan ka pa, ganun katigas yung damdamin niya. Aha. So, antayin natin na lumambot ng bahagya yung kangkong natin. So, much better kung may takip para mas madali siyang maluto. So, haluin natin para maging pantay yung lasa. Kailangan mahalo siya ng maigi. Yes. Haluin mong maigi. Sige. Yan. Takpan natin ulit, syempre, para antay natin mga ilang, para lumambot siya. Yan. Lalalan, taran. Diba mukha nang masarap, guys, oh. Actually, yung tangkay lang talaga ng kangkong yung gusto ko talaga. So, ilalagay na natin yung dahon pag medyo malambot na yung tangkay. Pwede nyo nang patayin yung stove nyo, guys, habang ina-add nyo yung dahon kasi mabilis namang maluto yung dahon. Pero, syempre, takpan nyo siya. Takpan nyo lang. Kasi para na rin makatipid kayo sa gas or di kayo sa kuryente, diba? Lalo na sa panahon ngayon na may pandemic, mahirap yung buhay. Kailangan talagang magtipid. So, ayan. Antayin natin na lumambot na yung dahon. Ito, haluin natin. Yan, para maging pantay-pantay yung lasa. Oh, ayan. O, diba? Ayan na. So, ready to serve na siya. Ready na yung ulam mo, pero yung paghahandaan mo, wala na. So, makabilang bahay na. Diba? Pero okay lang yan, guys. At least, masustansya naman yung ulam mo. So, antayin mo lang siyang medyo maluto na. Huwag i-overcook yung gulay para masarap siya. Actually, medyo ano na nga siya, oh. Yan, ready to serve na. So, haluin na natin for the last time. Ayan, o, diba? Masarap tong iulam sa rice, actually. Pero kung nagda-diet ka, pwede nang ganito na lang yung kainin mo ulam. So, ako, lagi akong nagluluto ng ganito kasi, yun nga, mura na, masustansya pa. At higit sa lahat, sobrang bilis ng lutuin. So, kung nagmamadali ka, maganda to para sa'yo. And ayan, watch out for our finished product. Chan chararan!